Ito yung mga pinamili ni Fahad. Ayan. Mga gulay. Saka yung monthly consume namin. Late na siyang dumating. Mga 6:10 siguro siya dumating dito. Pakistan time. Kasi late siyang pumunta sa Rawlakot City kanina. Nagla-live nga ako kanina nung umalis siya. Ayan. Mamaya ko na lang ito ihiwa-hiwalay at ilagay sa mga paglalagyan. Ayan to yung mga pinamili niya. Ayan. Ako na lang ang nagsulat. Sinulat ko sa papel yung mga dapat bilihin. Ayan oh. Sinulat ko sa English. Ayan may oranges. Ayan. May saging, may mansanas kasi wala na kaming mansanas. Ayan. Ito yung Lipton tea na ginagamit namin. Mamaya ko na lang ihiwa-hiwalay lahat. Ito yung detergent. Surf Excel powder na ginagamit namin pang laba. Toothpaste, Colgate, sabon, shampoo kasi ubos ng shampoo. Ayan mga ni langga, gamot niya sa kanyang epilepsy. Tapos mga lock, safeguard, cooking oil, ayan isang bottle na oil kasi dito walang nabibili na yung by packing ba. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas na pinapak talaga 1 peso, ganyan dito wala. By bottle talaga ang binibili dito. Tapos ito naman yung ito yung turnip, kahaluan ng ng turnip yung yung karni ng baka. Ayan. Dumating kasi yung padala ng bayaw ko kahapon. Kaya ito nakapamili kami ng mga kailangan kasi walang-wala na talaga kaming pera, ubos na yung pera. Kaya alhamdulillah, thanks God, yung bayaw ko nagpapadala talaga siya every month na namin na panggastos namin budget. Kung hindi na siya magpadala, naku, hindi na kami kakain. Kasi wala naman trabaho ang asawa ko. Dito lang siya nagmi-maintain ng mga kung ano-ano yung dapat namin itanim na mga gulay. Kaya alhamdulillah, thanks God, may talaga, may nagsusuporta talaga sa amin yung bayaw ko doon sa Germany. Kaya tuwing padala niya, yan, bumibili ng mga kailangan, 1 month consume na namin. Gaya ng bigas, flour, asukal, kung ano-ano pa. Mga ito o yung mga dried beans, iba't ibang klaseng beans. Ayan, mga pulses. Ito? Salt. Asin. Ayan. Ito? Meron din pala. Mga gulay, cauliflower, peas. Ayan, marami. Kasi sinulat ko lahat yung mga kailangan. Ito naman yung kay Fatma, gamitin niya sa kanyang school. Yan. Winter assignments niya, dito niya isusulat. Ito yung mga gulay. Ito cabbage o repolyo. And then ito yung cauliflower, half kilogram ito ang pinabili ko kay Fahad. Tapos itong carrots, 1 kilogram ang pinabili ko yata. 1 kilogram or half kilogram. Ayan, ginger. Ang kilo nito, itong repolyo, by half kilogram ay 50 rupees. So, 50 rupees itong half kilogram. So, in peso yan, magiging mga 12 pesos itong half kilogram na repolyo, isang buo na repolyo. Tapos ganun din itong cauliflower, itong
itong carrots, the same din lahat ang kilo. Half kilogram, 50 rupees. Kung 1 kilogram, 100 rupees. So, ang 100 rupees ay mga 33 pesos. Ito yung piece. Yan. Tapos, ito naman yung apple maro. Kaya, circle maro. Ang tawag nila dito ay yung tindi. Masarap ito. And then, ito yung turnips with leaves. Pwede din itong gulayin, itong ano dahon niya. And then ito yung ano spinach. Ano 50 rupees din ang bundle. Yan, 50 rupees ang bundle. Ito 1 kilogram itong turnip ay 100 rupees din. Ayan, kaya ano mura lang ang gulay dito sa Pakistan. Nagmahal pero okay lang. At least kunti lang yung diferensya. Kung ikumpara sa Pilipinas, mahal ang mga gulay sa Pilipinas kumpara dito sa Pakistan, mas mura. Ayan mga gulay. Ito kararating ng asawa ko galing ng Rawlakot City Bazaar kasi nagpadala yung aking bayaw from Germany. So, at the same time, bumili na din siya ng mga monthly consume namin. Kasi kung sa city o kaya bazaar ay mas mura, ikumpara dito sa tindahan, mas ano mahal na. Siyempre, may tubo na sila. Ng medyo malaki din yung tubo nila sa tindahan. So, doon na lang namili ng ano, mga kailangan namin ng asawa ko. Kasi every month naman, ano, nagpapadala yung aking bayaw. So, minsan si Pahad ang pumupunta sa Rawlakot para bumili ng mga needs, kailangan namin. So, ito yung mga pinamili niya. Ito yung sibuyas. Ano, 3 kilogram yata ito, binili niya. So, bali ang 1 kilogram ay 220 rupees. Pag kinonvert mo sa peso ay nasa 73 pesos, pero mahal yata ang ano dyan sa Pilipinas kasi trending ang ano dyan sa Pilipinas ang sibuyas. Ito maganda itong sibuyas kasi malalaki oh. Yan. Kaya pag ano mo talaga mas mura din talaga dito sa ano sa Pakistan ang sibuyas. Tapos ito naman yung ano yung isda, ito nahugasan ko na, nilagyan ko na ng ano chili powder at saka salt. Ang per kilogram ay 400 rupees. So, nasa ano yan, kung sa peso, nasa 130. O, mga 130 ang per kilogram. Yan. Pero ito ay ano, bangus yata. Ito yan, o bangus. Kasi ang common lang naman dito sa Rawlakot City na isda ay yung farm fish, yung karpa, at saka itong bangus. Yan. Tapos itong karne ng baka, ang 1 kilogram ay nasa 600 rupees. So in ano in peso yan nasa ano 200 pesos. Ewan ko kung magkano ang kilo ng karne ng baka diyan. Pero maganda itong ano itong karne ng baka kasi yung asawa ko marunong siyang mamili, bumili ng ano karne ng klase ng isda, ng ano karne kung matanda ba o ano bata yung kinatay. Tapos ito naman yung oranges, ayan. 150 per ano per dozen ang oranges. Masarap ano ito, matamis daw. Ayan. So ewan ko kung magkano diyan sa Pilipinas kung by piece ang ano ang bibilhin nyo na oranges. Basta ang per dozen ay ano 150 rupees, nasa 50 pesos kung one dozen 12 pieces. Pero depende sa ano klase ng ano ng oranges kung malalaki o malalaki o maliliit, depende yung price. Ayan, o kaya matamis o maasim. Pero ito daw matamis. Kaya ito yung binili ng asawa ko. Tapos ito naman yung hair color na ginagamit namin ng asawa ko kasi
may ano din, puti-puti na yung aking buhok. Ayan. Tapos ito yung Lipton tea, ito yung ginagamit namin na pang-tsaa sa morning, sa umaga, parang breakfast. Ito yung magandang brand ng tea dito sa Pakistan, all ano, nationwide. Matagal na namin itong ano gamit. Simula nang dumating ako, ito na yung gamit namin. Tapos ito naman ay masarap ito na kutkutin. Ayan o. Coated siya ng ano, ng sesame o kaya linga. Ayan. 200 rupees daw ito, 1 kilogram. So, nasa ano ito, nasa 150, nasa 50. Nasa 70 pesos 1 kilogram. Ayan. Masarap ito kutkutin. Pag kinain mo ito, non-stop eh. Kasi, ano, pag bumibili yung asawa ko, ano, pag inupuan ko ito, inupuan na namin, ano, hindi ka talaga magsasawa hanggang hindi maubos. Hindi talaga, ano, hindi ka talaga mag-stop na kakain nito. Tapos, ito naman yung, ano, detergent powder na ginagamit namin sa, ano, pang laba. And then, ito yung oil, ayan. 5 liters na oil ang binili ng asawa ko. Mas mura doon sa, ano, sa bazar talaga pag bumili. Kasi dito, may patong na pag, ano, dito sa tindahan. Mga 500 rupees ang, ano, ang kinukuha nilang patong. Itong, ano, oil na ito. Dito kasi sa Pakistan, walang bumibili yung, ano, yung nakapack. Diba, dyan sa atin sa Pilipinas ay makabili ka ng 1 peso, ganyan. Dito wala, ano talaga, by bottle talaga ang binibili. So, ito yung consume namin na more than 1 month. Itong oil na ito kasi dito, mostly talaga, araw-araw, gisa-gisa-gisa talaga. Tapos, ito naman yung masalas. Ginagamit namin ito pang halo sa, ano, sa curry. Ayan, chili powder at saka turmeric powder. And then, salt. Ito yung kidney beans. Ayan. And then sugar. Ayan, 100 rupees ang kilo ng sugar. So, in peso dyan, nasa, ano, nasa 33 pesos 1 kilogram ng sugar. Sorry, nabulol na ako. Tapos, ito yung sabon na ginagamit namin. It's either Lux or Safeguard. Ito naman yung basmati rice. Masarap ito na, ano, maganda itong klase ng rice. Kasi pag, ano, nagluluto kami ng, ano, biryani o kaya plow, ay maganda itong brand na ito na basmati. Mahal nga lang, 280 rupees ang kilogram nitong basmati rice. Mahal. Pero meron pang mas mahal dito. Pero ito, maganda na itong klase ng, ano, basmati rice. Ayan. Bumili siya ng 5 kilogram yata. Kasi kung dito na sa tindahan, mahal na talaga eh. Kaya tuwing nagpapadala talaga yung bayaw ko ay ano, pag kinuha na yung pera, doon na din namimili ng mga kailangan namin. Para maka, ano, tipid din, maka minus ng ano, ng bilihin. So, salt, ano pa ba? Ayan, ito lahat yung binili niya kasi meron pa kaming stock na hindi nauubos kung ano yung ano na ubos na yun yung bibilhin ng ano asawa ko. Hindi na siya bumili ng ano ng chicken kasi mahal, sobrang mahal ang kilo ng chicken. Yung ano 1 kilogram daw ay umabot na ng 400 rupees. So mas maganda talaga itong karne ng baka. Mas maraming karne saka yung fish, yan. Meron pang ano, ito talaga yung mga daily ano, monthly consume pala na ano na binibili namin. Yun, arena, meron pa kaming stock na ano arena kasi kaya hindi na bumili ng asawa ko. Arena, rice, sugar, and then this oil, onions, potatoes, meron pa kaming potatoes na ano na nabili kasi yung potato namin ay ano naubos na yung organic namin. So by March or June pala maka-harvest kami ng aming onion, so hindi na kami bibili. Yung patatas naman, matagal na kaming hindi bumili ng ano patatas since last June until now na hindi kami bumili ng ano patatas kasi yung organic namin na patatas.
Kaya ito yung mga common na ginagamit namin consume sa monthly na dito sa Pakistan, nationwide. Ayan. Minsan si Fahad ang ano pumupunta sa Rawlacot every month. Ganyan. Kung hindi yung asawa ko, kaya si Fahad ang ano pumupunta sa Rawlacot City. Kasi hindi naman ako pwede mag-isa na pupunta sa Rawlacot City. Kailangan talaga may chaperon ako, kundi si Fahad o kaya yung asawa ko ang kasama ko. Ayan. Ano pa ba yung nakalimutan ko? Basta ito lahat yung ano common na ano gamit dito sa Pakistan nationwide. Itong kidney beans pala, maraming klaseng ano dito, dried beans, yung mungo beans, tapos yung masdal at iba't ibang klase ng dried beans. Kaya meron pa kaming stock doon na iba't ibang beans. So ito lang ang pinili ng asawa ko kasi naubos na yung kidney beans na ito. Maganda ito kahit i-stock mo ng ilang buwan, hindi masisira. Ayan, kung wala akong maluto, ito yung lulutuin ko, any kind of dried beans. Masarap itong kidney beans. Ayan, sibuyas, bao. Mahal ang sibuyas dyan sa Pilipinas. Ayan, dito kaya mas mura talaga dito sa Pakistan ikumpara sa Pilipinas.